hanggang sa huli, hindi talaga binitawan yung kamay ko eh. Alam mo, feeling ko, ito na yung love life na matagal mo nang hinihintay. Bakit kailan mo ba uling makikita ulit si Mateo? May kailangan sa kanya abot sa'yo eh. Miss Executive Assistant, I don't have time for this. Pero kung pera ang kailangan mo bilang pabuya... Ang kapal ng mukha mo, Mr. Rodriguez. Hindi ako nandito para sa'yo. I'm here to... Nandito ka para mag-sorry? Tapos ka na, Miss EA. Hindi para sa'yo itong mga bulaklak na to. I hope you'll forgive her, Mr. Rodriguez. Mukhang pinalaki ng bastos si Ms. Ortega ng kanyang inyota. Oo nga pala. Hindi pa sinasabi sa akin kung nagustuhan mo yung regalo ko. Ako, ako. Salamat na. Hindi mo pagsabi kay Clarisse. Matapang ka lang pagka ako pakarap mo eh. Pero sa harap ng mga boss mo, tumitiklop ka rin. Hindi ko kailangan ng awa mo ah. Alam mo yung mga katulad mo napapakatanga. Hindi kayo kinakaawaan. Wala akong karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Dahil hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Ngayong ganap ka ng vampira, at naituro na namin sa'yo lahat na kailangan mong malaman. Gusto kong bumalik ka na sa labas. Sa pamilya mo. Sa dati mong buhay. Pero tatandaan mo, wala kang pagsasabihan ng tungkol sa lugar na to, tungkol sa amin. Huwag mo rin papaalam sa kahit na kanino kung ano ka. Naintindi ako. Gabi-gabi kang pupunta rito. Kailangan mo maganda para sa laban natin mga taong lobo pagdating ng Tagumpuan. Pinuno Magnus, nasa labas po ngayon si Sam para maghanap na idadagdag sa bilang natin. Malapit na ba maging sapat ang pwersa natin para sa pagdating ng Tagumpuan? Gusto kong balikan mo ang pinangyarihan ng sunog. Alamin mo tungkol sa mga lobo, kung anong mga hinala nila, at kung anong hakbang nila. Masusunod po. Hindi lang ako kay Samantha na bigo. Pati sa'yo, Tom. Ang akala ko, ikaw ang magbibigay ng klarong kaisipan sa anak ko. Pero anong ginawa mo? Kinukonsinti mo siya. Mukhang nabubulag ka na sa nararamdaman mo para sa kanya. Imperial. Lucas Teodoro of Simon Landholdings. Isang testigo ang nagsasabi na nakakita siya dito ng vampira nung gabi ng sunog. Hindi ka panipaniwala ang testigo, pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Kaya hahalughugin natin ang bawat sulok ng lugar nito. Umanap kayo ng amoy o anumang bakas ng mga vampira. Simulan nyo na. Okay, yung dalawa. Doon ka sa likod. Yes, sir. Taas tayo. Ang naka-recover ka na galing sa sunog. I'm glad you survived too. Dahil gusto talaga kitang makita ulit. At ngayon nakita mo na ako? Gusto kitang dalhin sa Club Sangre. Ah. Ang sikat na members-only club na pagmamayari mo. Bagay ka doon. We are always on the lookout. We're young, strong, handsome new members. Sir! May tingnan niyo po dito, sir!
tayong pumunta doon. Tonight, I will personally welcome you to the club. Sure. Oy! Okay lang? Mateo. Pare, kilala mo na ba si Samantha Imperial? Sam, Mateo Rodriguez. Pleasure to meet you. Excuse me. Share lang ako. Mateo, ba't hindi na lang iwan mo kami ni Lucas? Umuwi ka na lang. I'm sure pagod ka na sa trabaho at mas mabuti kung umalis ka na. Ako, pagod? Hindi ako madaling mapagod, Miss Imperial. Mateo, ang sabi ko, iwan mo na kami ni Lucas. Iwan mo na kami ni Lucas. Bakit ba gustong-gusto mo na akong pauwiin? Mateo. Mateo. Yes? Excuse me. Thank you. Kailangan natin siya isama sa listahan. May kakaiba sa lalaking yun. May malaki tayong problema. Ano? Anong ginawa sa'yo nun? Kanina, pagdating ko, nulala ka. Alos di mo ako nakilala eh. Ano? Dalang-dala ka rong kay Sam Imperial. Tol, hindi mo ba nakita yung tsura ng chick? Sino hindi matutulala doon? Hindi ko alam sa'yo, pare, ha? Pero merong kakaiba sa babaeng yun. Tumaw ko sa'yo, Lucas. At seryoso ako. Iwasan mo na yun. Di ba ang sabi ko walang dapat makakita sa inyo? Pero nakita ka ng mga taong lobo dahil sa katangahan mo! Tama na, Sam! Anong gusto mong gawin ko? Nandun ang lobo si Albert, ang pumatay sa kapatid ko. Gusto ko lang makasiguro na mamatay siya at pagbabayaran niya ginawa niya sa pamilya ko. Samantha! Anong nangyayari dito? Ito ang sinabi ko na pwedeng maging problema dahil sa mga kalokohang ginawa niyo. Kilala mo ba kung sino yung testigong sinasabi ng mga lobo? Hindi ho, pero mukhang hindi rin siya pinagkakatiwalaan ng mga kapwa niya, lobo. Wala akong pakialam. Hanapin mo ang lobong to at patayin mo. Bago pa tayo magkaroon ng malaking problema. Ako ang maghahanap sa kanya. Nakabuo ako ng koneksyon sa mga taong lobo. Gagamitin ko to para maayos po ang lahat. Dapat lang. Dahil kapag nasira lahat ng plano natin, hinding-hindi kita mapapatawad, Samantha. At sisiguraduhin ko rin sa'yo, hinding-hindi ka mapapatawad ng buong lahi mo. Medyo masikip na ho yata yung damit mo sa'yo eh. Ano ka ba? Siyempre, Tasha, yan, no? Isara mo. Hilahin mo, isara mo. Go! Okay. Okay na. Hurry! See? It fits! Ano ngayon kung nahihirapan akong huminga, pero ang importante,
Hindi mawawala ang mata ni Mateo sa akin. Bagay sa'yo? Of course! Salamin nga yung harap mo sa akin. Okay na po. Kawawa ka naman, ano? Kahit kailan, hindi mo may experience ang ganito. Ang magbihis ng maganda. Ilabas ng isang gwapong lalaki at dalhin sa isang mamahaling restaurant para isayaw at ligawan. Ang mami mo kasi, gumawa pa ng kasalanan. Ayan, tuloy. Nadamay ka. Wala na ako kayong kailangan. Alis na ako. Whatever. Siguro na patay ng vampiro si Mami. Kaya kung isa na nangyari mo, lahat naman nangyari na yun. Siguro yung buhay ko ngayon, parang buhay ni Clarisse ngayon. Bakit naman bigla mong naisip ang tanong na yon? Dahil ba doon sa lalaking dinidate ni Clarisse? Si Mateo? Ay, hindi ha. Baka sungit yun eh. Sungit yun sa kabastos. Magpakaalam kung ano man yung nararamdaman ng ibang tao. Bagay na bagay ko sila ni Clarisse. Saka na ayoko na nga lumapit dun eh. Kasi kapag kasama niya ako, parang lagi nila ako napapahamak. Parang kanina kay Ma'am Lucille. Kasi nakakairita talaga siya eh. Kalimutan ko nga tuloy na nga pala ako magtawag ng pansin sa sarili ko. Siguro na eh, parang siya siguro nung wala kang inaalala, no? Yung pwede kang umalis, pwede kang magpaligaw, pwede kang magpakasaya. This way, sir, ma'am. Thank you. You look beautiful. Thank you. Okay ka lang? Yeah. Is it okay if I go to the bathroom muna? Okay lang ba? Sure. Ah, sige, excuse me. Miss Clarisse? May isa pa akong dress dyan sa office ko. Kunin mo at dalhin mo dito. Dadalhin ko dyan? Oo, dito sa restaurant! Bilisan mo! Miss Clarisse, kailangan mo ba talaga magpalit ng damit? Napunit ang damit ko, stupid! Kaya pwede ba, bilisan mo bago tuluyang masira tong date ko! Manong, ayun! Kinapa ko yung naanti ni Clarisse. Kuya, ako na. Pasensya na kayo, naapura ko kayo, ha? Kailangan na kasi ito ni Miss Clarisse. Let's go. Ano nangyari? Tignan ko muna ang problema. Pakicheck na muna. Kuya, ano, matagal pa ko ba yan? Oo, ma'am, mukhang nasira ang alternator. Wala pa naman tayong service, nasa tagay tayo lahat.
Sir, are you ready to order? Mayroon. Sige. Taxi! Taxi, taxi! Lyka? Hi. You remember me? Ah, ikaw yung nagtagal ng taong ko. Mas mabuti pa siguro tawagin mo na lang ako Lucas. Ay, hi Lucas. Sorry ah. Taxi! Mukhang may lakad ka. Saan ka ba? Atid na lang kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay tao. Dali lang ah. Sure kang okay lang talaga, ha? Sigurado. Halika na, pakibilisan lang, ha? Bilis, 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 halika na. Clarisse? Clarisse? Mateo! Is everything okay? Yeah. Sorry, Mateo, ha? May konting wardrobe malfunction lang, eh. But my assistant's on her way, promise. Pakihintay na lang ako sa table natin, please. Sure. Okay. Salamat ulit, ha? Salamat talaga. Lyka. Oh. Antay kita dito sa labas, ha? Oh, sige, bahala ka. Isang po yung CEO. Thank you. Hello? Miss Clarisse, dito na po ako. Tama muna ako dito sa banyo. Bilis! Bagal mo! Kanina pa inaantayin ng boss mo. Kanina pa. Miss Clarisse, ito na kong yung damit niyo. Ah!